Pakibigay na po yung 1K na dagdag na pensyon na hindi pa ibinibigay, maawa naman po sa amin. Ito po yung pinag-uusapan natin, Attorney Quijano. Ano po, yung 1,000, klaruhin po natin ulit para sa lahat ng mga nakikinig, ano, about that 1,000 pesos na dagdag benepisyo. Attorney Quijano, nito pong March 2023 lamang, pinaboran po ng Korte Suprema yung petisyon ng DSWD nga po at ng Office of the Solicitor General, ano, na kumukwestiyon sa pagtanggal ng funeral and burial services para sa mga senior citizen. Ano na ho ba ang estado nito at napapatupad na ho ba ito? Yeah, I guess dapat lang na-implement na ito. Hindi naman lang yung funeral services, bago sa funeral, dapat sa health, di ba? Dapat sa hospital, may 20% discount. Dapat bago ma-hospital, may medical examination. All these things are services provided to the senior citizens. And sana mapalapad natin ito kung may mga reklamo. Sana po maihatid ninyo sa NCSC. Kung hindi man sa local levels, sa OSCA, para matawag natin ang atensyon ng mga nauukol na mga ahensya or business enterprises. Okay. So dapat ang funeral and burial services may 20% discount din na ibinibigay. Opo. Okay. Pagdating naman po sa alam na natin kay napapakinabangan ng ating mga lolo-lola yung kanilang discounts, ano, meron din po bang cash na nakukuha ang mga senior citizen po sa bansa? Well, ang batas as of now, from Republic Act 9994 to 11916, ay ang definition ng makakatanggap ay yun lang indigent senior citizens. Yung pong frail, sickly, with disability, and with no visible means of support. So, in sum, sasabihin natin yung walang-wala na senior citizens ay makakatanggap. And so, yung mga news na nagsabing lahat na ay makakatanggap is still, right now, not correct. Opo. At trabaho pa ito sa Congress at sa Senate. At sana magkakatotoo. We also are in favor of it, but hindi pa po yan batas. Kaya ang binibigyan lamang ng social pension ay yung indigent lamang. Ito po, comments. Si Willie Bronsal, paano ang pag-apply upang maging miyembro nito upang matulungan ang pamumuhay ko? Lalo't wala akong maaasahan, wala din akong SSS at iba pa. Paano? Yung, siguro po ang tinatanong niya, no, yung sa 1,000 pesos. Kailangan po, magpunta po kayo sa LGU nyo, sa OSCA. Ayan, para po din ma-evaluate kung they'll be considered as indigent, ano po, Attorney Quijano. Pero, yeah. Again, wala pa po yung 1,000 pesos. Hinahanapan pa ng budget. Pero naniniwala si Attorney Quijano, magkaka-budget at magkaka-budget po yan.